Una sa lahat, kahit ako po ay hindi isang loyalista, ang puso ko po ay para sa loyalista. Kasi bakit? Ang foundation po ng support ng ating mga kababayang Pilipino para po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, founded, grounded sa ating mga loyalista. Wala po sigurong ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung hindi sa significant contributions ng mga loyalista. At hindi po yan maikakaila. Simula pa lamang noong unang panahon, panahon pa ng Hapon, ang mga loyalista ay nandiyan na po sa pamilya Marcos at hanggang sa kasalukuyan, sila po ay hindi bumibitiw sa pamilya Marcos. Tayo pong mga PBBM supporter, new breed of loyalist po tayo. Pero ako, ayoko pong ikonsiderang loyalista ako ng Marcos kung hindi loyal po ako sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun pa man, kapag ka ang isang loyalista ay inaakusahan ng hindi maganda, nasasaktan po ako bilang isang PBBM supporter. Lalong-lalo na kung kahanay ko po ito sa vlogging industry. Wala akong ibang tinutukoy kung hindi si Mami Peng. Si Mami Peng, hindi ko pa po siya personally nakakasalamuha. One time, nagkausap na po kami, or the first time na magkausap kami sa Messenger, it was because of someone, Josephine Makatula and Linda Pamilar, na meron pong ipinahatid na regalo para po sa akin. Gusto ko pong tanggihan dahil sabi ko nga po sa inyo, tumatanggi ako sa mga nagbibigay sa akin. Pero wala na akong magawa na kay Mami Peng na at nakakahiya naman, parang pambabastos na yon, nag-effort yung isa tapos tatanggihan ko pa. Magkano ang na-receive ko? $100. At saka tatlong damit na mula po sa Estados Unidos, kulay puti. At pasensya na kayo kung hindi ko nagagamit kasi nagustuhan talaga ng aking panganay na anak at yun po ngayon ang kanyang ginagamit sa eskwelahan kapag siya po ay pumapasok. Yan po ang dahilan kung bakit po kami nagkausap ni Mami Peng. And since then, naging maganda na po ang samahan namin ni Mami Peng kahit kami ay nag-uusap lamang sa Messenger. Hindi pa po kami personal na nakapag-usap. Probably ang nakausap ni Mami Peng sa mga vlogger, si Palerista, si Kakiraki at iba pa. Ngayon, going back dito sa issue, merong mga pag-uusap ang mga vloggers na nakadikit dito kay Daryl Yap. At mistula po nilang pinagtatawanan ito pong si Mami Peng sa kadahilanan na si Daryl Yap din naman ang may kagagawan. Hindi ko alam kung may totoo o katotohanan ang sinasabi ni Daryl Yap, pero sa aking pagkakaalam sa mga pahayag ni Mami Peng sa kanyang mga previous live streaming, yan po ay kanyang madiing pinabubulaanan na wala po siyang ninakaw na kahit anuman diyan po sa panig ni Daryl Yap o sa mga ipinagkatiwala sa kanyang mga kagamitan, ang tinutukoy po tab ni Senator Aimee Marcos. Ngunit lumalabas sa kanyang pagsasalita, para pong ninakaw nito pong si Mami Peng yung tab na ipinagkatiwala po sa kanya. Inuulit ko, hindi ko alam kung ano ang katotohanan sa likod niyan. Pero bilang isang PBBM supporter na meron pong malasakit sa isang loyalista, lalong-lalo na isang vlogger na katulad ni Mami Peng, makatwira naman siguro na ipagtanggol ko si Mami Peng sa puntong ito. Hindi ko po inaaway si Daryl Yap, ayoko lang sa kanya. Hindi ako galit kay Daryl Yap, ayoko lang sa kanya. Kaya nga pinagdidiinan ko po sa inyo, kailanman hindi na po ako manonood ng pelikula na gagawin ni Daryl Yap kahit ang producer pa na ito ay si Senator Aimee Marcos. Wala akong pakialam dahil hindi ako loyalista. Kung ang magpo-produce ng pelikula ni Daryl Yap ay si Pangulong Bongbong Marcos, panonoodin ko. Pero kung si Senator Aimee Marcos, hindi. Kaya hindi ako manonood ng MAM. Sana sa aking mga manonood, maunawaan po ninyo ang aking posisyon at huwag nyo nang ipagpilitan pa na magbago pa ang posisyon ko dahil kahit kailan, hindi na ako manonood ng pelikula ni Daryl Yap. Hindi ako makamove on sa sinabi niya na kung hindi dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mahihirapang makapasok sa puso ng mga Pilipino ang pamilya Marcos, partikular ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Wala po iyong katotohanan. Fake news po iyon. Sapagkat wala pa ang Duterte sa pananaw ng National
ng national politics, ano, pagdating sa usaping national politics, kilala na ang pamilya Marcos at binoboto na nila ang pamilya Marcos mula sa presidente pagka-senador. Ano, at pagka-senador. Kaya wala pong katotohanan 'yon. Na kahit wala ang Duterte, makakapasok pa rin sa puso ng mga Pilipino ang pamilya Marcos. 'Yon po ang aking posisyon, katulad po ng aking paniniwala, dahil kahit kailan hindi ko binoto ang Duterte. Sinuportahan ko ang 6 na taon na panunungkulan niya, pero hindi ko siya binoto. Kaya it doesn't matter kung ano ang sinasabi nila na tulong kay Pangulong Bongbong Marcos, wala akong pakialam. After all, pangulo na natin si Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan. Puntahan natin ngayon ang live streaming nitong si Biyahe ni Koy TV, na marami ding question sa kanyang pagsuporta. Ang dami ring mga issue dito na ibinabato kay Biyahe ni Koy TV, particular nitong si Takeru Miyamoto about din sa pera. Hindi ko rin alam kung totoo po yun. At nasasaktan din ako doon dahil ang pakilala nitong si Biyahe ni Koy TV, isa siyang loyalista. Pero ngayon, hindi na ako nasasaktan kasi alam ko na hindi loyalista itong si Biyahe ni Koy TV. Bakit ko sinabing hindi loyalista itong si Biyahe ni Koy TV? Merong intong interview kay Models of Manila na parang mas kinakampihan niya pa si Banat Bay doon po sa pagkakataon ng mga sinabi nito kaysa sa ibang mga vlogger na nagtatanggol sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At walang loyalista ang kakampi kay Banat Bay. Going back, dito, pinakita ko lamang po sa inyo ang reference po natin at ipe-play ko po sa inyo ang audio. Hindi ko po ipapakita ang video kasi hindi ko kilala ang pagkatao nitong si Kokoy TV o Biyahe ni Koy TV. Hindi ko alam kung nangi-strike yan ang kapwa vlogger. Ako, kung mapapansin ninyo, never akong mangi-strike ng aking kapwa vlogger kasi naka-creative commons ang mga video dito. Pwedeng gamitin ng kahit sino man nang wala silang issue about copyrights. Hindi ko pinagdadamot. Idol ko si Mr. Beast eh. Pwedeng gamitin ang kanyang video nang hindi siya nang hindi mag-aalala ang gagamit ng kanyang video. I-play natin ngayon kung ano ang sinabi dito nitong si Daryl Yap kay Mami Peng. Heard mo ba yan sa nangupit ng ganyan? Eh kasi parang pakiramdam ko doon na lang nang gagaling lahat ng mga ano, yung mga bulong-bulungan ng mga aligasigas. Diba? So, ngayon. Eh, sila na lang naman yung mahilig sa aligasigas saka sa mga bulong na nakakagulo ba? Na hindi man lang nakakatulong. Totoo. Diba? Kaya ako, I don't encourage you guys to mind them. Ako ha, I'm gonna be very honest. When people are sending me screenshots of Peng using my name or making a content about me, na yung mga ganon, yung meron pa kasi doon na ba't kami nag-away ni Daryl? As far as I'm concerned, hindi ako nakipag-away sa kanya kasi bakit? Para i-acknowledge ko siyang kaaway, dapat para maging kaaway ko siya, dapat nagmamatter muna siya sa akin. Yo. So, ibig diba? Sabihin, kayo, alam na natin. Kayo, kung makikipag-away kayo sa tao, isipin nyo muna, yung opinion ba nito, hindi ba ako papatulugin nito sa gabi? Yung emosyon niya ba, makaka-apekto sa trabaho? O yung nararamdaman niya ba, importante sa akin? Bago mo siya matawag na kaaway. Kasi ako, well, I appreciate her before. No, I appreciate her before. And I've given numerous chances then about things. But if she is making me a content, that's... Okay. Malinaw yung punto ni Daryl Yap dito. Mami Peng is nobody. Wala daw... Sino ba? Sa madaling salita si Mami Peng. Kaya hindi dapat pansinin. Pero sa harapan ng live streaming ng publiko kung saan sila-sila, mga kapwa niya vlogger, kasama siya bilang direktor, pinag-uusapan niya si Mami Peng. Binanggit niya si Mami Peng.
kung talagang walang body, walang value itong si Mami Peng sa kanya, after all, dapat din niya na binanggit dito sa live streaming na ito si Mami Peng. Nakukuha niyo yung point, mga tol, doon. Kasi kung talagang wala kang value sa isang tao, hindi mo na babanggitin yan. Kahit banggitin yan ng mga kasamahan mong nandyan sa live streaming, o, si Mami Peng, ginagamit kang content na, huwag na natin pag-usapan yan, she's nobody. Diba? Ako, nung ako'y nilusob nitong si Coco Locoy, tapos nung napag-alaman ko na ganun pala siya makipag-argumento, hindi ko na siya pinatulan eh. No, may mga nagsasabi sa akin, anong masasabi mo kay Coco Locoy? Huwag na natin pag-usapan. Kasi ganun ako. Kapag ka ang tingin ko sa isang tao, nobody, hindi ko na yan papansinin. O, hinalimbawa ko lamang kung bakit ko naalala si Coco Locoy. Pero wala na akong pakialam sa kanya kahit anong sabihin niya sa akin. Kasi alam ko na yung kanyang posisyon, alam ko na kung paano siya makipag-arguments. At dito naman siguro, kung sinasabi nitong si Daryl Yap na walang value sa kanya si Mami Peng, hindi na kailangan banggitin pa. Pero ano ang pinapadalang mensahe nitong si Daryl Yap kay Mami Peng? Unang-una, sinambit niya yung mga katagang nangupit. Aba, seryosong aligasyon yon. Kasi pag sinabing nangupit, nagnakaw ka. O, ituloy po natin. Sir Freedom, as I, if I, pero sa tingin ko, hindi kasi content yun eh. So, tayo. Lili Ragasa, don't dictate me kung ano gusto kong gawin dito. Ikaw na lang ang umalis, please. Kung gusto mo si Biyahe ni Koy TV, wala akong pakialam. Hindi ko binabanatan si Biyahe ni Koy TV. I-hide na kita. Huwag ka nang bumalik dito sa channel ko. Hindi kita kailangan dito. Huwag mo akong utusan kung ano gusto kong gawin dito. Bakit mo pipigilan magsalita sa aking programa? Kung ikaw panatiko ni Biyahe ni Koy TV, wala akong pakialam sa'yo. Lumayas ka pipigilan dito. Pipigilan magsalita sa akin. Hindi kita kailangan dito. Naknanteting ka. Pagsasabihan mo ako, patitigilin mo ako. Ano bang masama sa sinabi ko? Totoo naman na binabanatan siya ni Takero TV. Lumayas ka dito. Huwag ka nang bumalik dito. Hindi kita kailangan dito. Nanteting to. Sabi ko sa inyo, ha, hindi ako nang pipilis dito ng manunood. Bakit nyo ako pakikialaman sa diskarte ko? Kung talagang mahal nyo si Pangulong Bongbong Marcos, mag-focus kayo. Huwag nyo ipagtanggol ang vlogger. Nanteting kayo. Pipigilan mo ako dito sa ginagawa ko? Gusto mo banatan ko si Biyahe ni Koy TV? Kayo ang gumagawa ng pagpapalaki ng issue. Binanggit ko lang si Biyahe ni Koy TV kasi platform niya tong ginamit. Kung hindi niya pinahintulutang gamitin ito ni Daryl Yap, hindi magkakaroon ng issue ng ganito. Gusto mo halungkatin ko kung anong meron kay Biyahe ni Koy TV? Kayo, wala kayong maibabato sa akin. Naknanteting kayo. Huwag ka nang bumalik dito, Lili Ragasa. Ang tagal-tagal na nating nagkikita-kita, lagi kitang binabanggit dito. Hindi mo pa rin alam kung ano pag-uugali ko. Pipigilan mo ako sa ginagawa ko ngayon? Tayo kasi, ang ano ko na lang dyan. Ako nga, himbis na sa pag-usapan pa yung mga relo-relo, yung mga iPad na yun. Si ako, nagsabi ako kay Senator Amy. O diba? Sinasabi niya, wala siyang pakialam kay Mami Peng. Pero ang punto ng pag-uusap nila, si Mami Peng. Ikaw, Daryl Yap, kung talagang wala kang pakialam kay Mami Peng, huwag mo nang i-brought out pa dyan. Wala namang magagawa sa yung mga vlogger na yan, ha? Pag sinabi mo ba, wag na natin pag-usapan yan, makukulit ka ba ng mga vlogger na tuta mo? Totoo naman na tuta mo yung mga yan? Ako nang teting. Palibasa, umaasa sila sa iyo? Bakit? Ikailan nyo nga iyon sa akin? Karamihan sa inyo nakadikit kay Daryl Yap dahil umaasa kayo sa clout na meron siya. Tapos ngayon, mapupuna kayo. Napuna ko lang kanina si Biyahe ni Koy TV. Pagsasabihan mo ako, liliragasan ng ganon. Si Ma'am Betsy na, yan ang naging issue. So si Ma'am Betsy nagpagawa ng ano pa, 50 relo.
Sabi niya, pagawa akong 50 relo para may commemorative yung mga vloggers mo. Nag-extra o hindi. Alam niyo, eto lang yan eh. Anong maituturo mong kabutihan sa anak mo kung hindi mo tatanggapin yung katotohanan na yan, isa pang punto yan. Bakit pa siya maghahalimbawa ng bagay na yan? Kung meron mang problemang ginawa si Mami Peng, huwag mo nang halongkatin kung paano pa siya nagpapalaki sa kanyang anak. That is too much personal, Darilyap. Biruin mo pati yung pagpapalaki, pati yung pagtuturo sa kanyang anak, iahalin tulad mo diyan sa ginawa ni Mami Peng. Kung ano man ang katotohanan diyan, hindi ko alam. Dapat mag-focus ka lang doon sa issue. Tapos ngayon, sinasabi mo kanina, wala namang value itong si Mami Peng para pansinin mo. Yet, ikaw, eto ka, nagsasalita ka sa harapan ng live streaming ni Biyahe ni Koy TV at ang topic mo, si Mami Peng. Kung talagang walang value sa'yo si Mami Peng, kahit i-content ka araw-araw ni Mami Peng, huwag mong pakialaman. Anyway, mahilig ka sa pandedemanda, di ba? Oh, eto, si Direk Darilyap, hindi ko sinasabi na pedophile siya, pero galit na galit siya kapag ka may nagko-comment sa kanya na pedophile ang ginagamit na salita, ididemanda niya ito. Merong paliwanag si Jesus Francis Palsis na huwag tayong masyadong matakot diyan po sa pagbabanta lagi na ginagawa nitong si Darilyap. Bakit? May katotohanan naman itong sinabi ni Jesus Palsis. Kahit ito'y kakamping, pero batas ang pinag-uusapan dito. Ano? Hindi ko sinasabing pedophile si Darilyap. Marami kasing mga nagkokomento sa kanya na pinagsasabihan siya, pinapasaringan siya na pedophile siya. Pero, ang ginagawa ni Darilyap, kapag ka nagsalita ang mga yon, nag-comment ang mga yon na siya ang tinutukoy, idedemanda niya. Laging ganun po ang kanyang pagbabanta sa mga tao na yon. At marami na daw siyang nademanda. O, ngayon, tingnan natin kung ano ang payo ng isang abogado at makatotohanan po ito. Wala akong pakialam kung ito ba ay kakamping o hindi. O, ito ha. Kasi ito, base po ito sa batas. Batas po ang pinag-uusapan dito. Sabi po dito, PSA, to all kakampings and Darilyap haters, huwag kayong matakot sa post na ito ni Direk. Number one, calling someone PDF file is not automatically libelous. Under libel law, if a statement is susceptible to two interpretations, one benign and innocent and the other libelous. Sa madaling paliwanag, kapag ka magulo ang isa at yung isa ay hindi, kumbaga yung post na isa ay medyo magulo ang pinapatunguhan pero yung isa libelous talaga, syempre yung libelous, meron kang pananagutan pero yung isa, wala kang magiging pananagutan doon. Kasi bakit? Ang leniency po ng batas ay palaging favorable sa mga nakakasuhan. Tuloy natin ha. The law will swing in favor of the benign interpretation because of the rule in criminal law on lenity. Ano? Calling someone a pedophile is libelous. Tama. But calling someone PDF file is not because the meaning of PDF file is just that, a PDF file. Number two, even if calling someone PDF file was libelous, Darilyap cannot sue his haters anywhere he wants. Why? Kasi meron tayong tinatawag na territoriality. Ano? Kapag ka ikaw nagsampa ka ng kaso, merong particular na venue or jurisdictions na dapat masasakop ng korte. At hindi ka pwedeng magsampa kung saan-saan lamang. Ano ang sinabi po dito nitong si Jesus Palsis? The rule in online libel or cyber libel is that the venue for filing a case is his place of residence. It is not whatever he reads the libelous comment. No lawyer would ever tell him if he can file a case of libel against his haters wherever he wants. So most likely, he has not consulted a lawyer. If he has, nako, baka hindi updated. Sabay tawa itong si Kakambink. If he's saying he's already filed cases in Cebu for people based in Luzon, he's either bluffing or he will be humiliated with the dismissal of the case by the fiscal for improper venue and lack of
jurisdiction. O ayan, libreng legal advice sa'yo, direct. Yan ang post nitong si Jesus Palsis. Pero inuulit ko, yung mga taong nagsasalita ng pedophile or PDF file kay Daryl Yap, mga sinampahan na po daw ng kaso yon nitong si Daryl Yap. Going back sa issue. Ang issue dito si Mami Peng. Sinasabi nitong si Mami Peng at nitong si Daryl Yap, walang matter sa kanya si Mami Peng. Pero topic nila rito at pinagtatawanan ng kapwa vlogger. Nakakatuwa ba yon na ang kapwa nyo loyalista? Ako, hindi nga ako loyalista. Pero nasasaktan ako kapag ka merong loyalista na pinagsasabihan ng mga ganitong salita. Dahil ang paniniwala ko, kaisa tayo sa ating pagkatao. Kung ano man yung paniniwala natin patungo sa ating mahal na Pangulo, ganun tayo pare-parehas. Kaya pag sinabihan tayo ng magnanakaw, ng kung ano-anong masasakit na salita, medyo masakit po yun para po sa atin. I do not know kung ganun po ang inyong nararamdaman. Tuloy po tayo rito. Kapag hindi mo ipinagpaalam, ninakaw mo yun. Mismo. Diba? Yun. O yan, ha? Kapag hindi mo pinagpaalam, ninakaw mo yun. I do not know kung ano ang katotohanan dyan. Pero ang sinasabi ni Mami Peng, inuulit ko lamang, napanood ko sa kanyang mga previous live streaming, eh ito daw pong si Tab, binigay daw po ito sa kanya. At hindi niya daw po ito kinuha. O pagka binigay sa kanya ang Tab, hindi po yun pagnanakaw. Kinakailangan ba na si Direk Daryl Yap ang magbigay sa kanya? Hindi. Kung ang nagbigay kay Mami Peng ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Senator Amy Marcos, walang problema doon. Kahit hindi alam yon ni Direk Daryl Yap, walang pagnanakaw doon dahil merong third party involved. Kung kinuha ni Mami Peng ito nang walang paalam, o perhaps guilty si Mami Peng, pero hindi ko alam kung gano'n ang situations. Ngayon, sa mga pahayag na ito ni Direk Daryl Yap, ito ba ay makakasira sa reputasyon ni Mami Peng? Siyempre. Ano, wala po itong kaugnayan sa pagiging political vlogger niya. That is something personal para sa kanya. Para alegasyonan ka ng pagnanakaw, pangungupit. Sabi sa libel, madalas nagbabanta si Direk Daryl Yap sa kasong libel, kapag ka ang mga sinabi mo ay nagresulta sa pagkakasira ng iyong reputasyon sa harapan ng publiko at ito ay pinablish mo. That is crime of libel. Ano ba ang ginawa ni Direk Daryl Yap? Pinablish niya sa pamamagitan ng programa na ito nitong si Biyahe ni Koy TV. Kaya galit na galit, kaya pinansin ako ni Lily Ragasa. Panatiko to ni Biyahe ni Koy TV, si Lily Ragasa eh. Inuulit ko, Lily Ragasa, wala akong pakialam sa'yo. Ano, kung sinuportahan mo man ako sa mga nakaraang panahon, thankful ako doon. Pero nakikinabang ka rin naman kahit paano sa mga ginagawa ko dito. Kaya magkalimutan tayo. Ayoko lang nung pinapakialaman ako sa diskarte ko. Kaya nga wala akong kinabibilangang grupo eh. Kasi hindi ako pwedeng diktahan ng kahit sino. Kahit ang pangulo natin, hindi ako pwedeng diktahan. Tapos kayo, pipigilan nyo ako sa sinasabi ko dito, ipinagtatanggol ko si Mami Peng sa issue na ito, pipigilan nyo ako? Kung may mga issue kay Biyahe ni Koy TV, wala akong pakialam. Ano ba ang mga issue kay Biyahe ni Koy TV? Puntahan nga natin ang puntahan natin ngayon kasi binrot out nitong si Lily Ragasa si Biyahe ni Koy TV eh. Puntahan natin si Takeru Miyamoto. Balikan natin yung issue ni Takeru Miyamoto kay Biyahe ni Koy TV. Imbis na hindi madadamay si Biyahe ni Koy TV dito, pipigilan mo ko, Lily Ragasa. Naku, nang teting oh. Tingnan natin yung mga papasaring nitong si Takeru Miyamoto diyan kay Biyahe ni Koy TV. Saan ba banda yun? O baka nagkaayos na sila? Talaga kayo, wag niyo akong pipigilan sa ginagawa ko dito. Wala kahit isa sa inyo makakapagdikta sa ginagawa ko dito. Wag niyo akong diktahan. Teting kayo. Yan lang natin yung isang issue. Hindi naman ako follower ng mga ito. Nakakasalamuha ko from time to time sa social media pero hindi ako naging follower nila.
Di ko sinasabing totoo ang mga sinasabi dito ni Takeru Miyamoto. Pero issue sa kanya yon ni Takeru Miyamoto. Medyo mahaba na yata. Ah. Parang last year pa yung issue na yun eh. Ano kayo? Anyway, inuulit ko, wala akong pakialam sa ibang vloggers. Kung diskarte nilang suportahan si Pangulong Bongbong Marcos, suportahan nila. Pero wag niyo akong didiktahan. Pati natin tong post nitong si Takeru. Diba may issue ng 1 million? Pagkakaalam ko, may issue ng 1 million eh. Hindi ko lang pinatulan yun eh dahil ayoko nga makisawsaw sa mga gulo ng vloggers. Pero hindi makatwiran yung ginagawa nila kay Mami Peng ngayon. Kung talagang walang matter sa'yo si Mami Peng Daryl Yap, hindi mo na ibobrought out dito sa live streaming na ito at para pagtawanan nyo si Mami Peng. Kung may problema kayo, kung talagang nangupit ba yan ayon sa inyo, ayusin ninyo. Sampahan nyo siya ng demanda. Makita, matagal-tagal na kasi yun eh. Talaga kayo, sisimulan-simulan nyo ako eh. Imbis na... O, eto. December 11, 2022. Lili Ragasa, ha? Total, pinipigil mo ako eh. Imbis na hindi ko mako-content ngayon itong si Biyahe ni Koy TV, i-remind natin sa public kung ano ang mga sinabi sa kanya itong si Takeru Miyamoto. Ayon sa post nitong si Takeru Miyamoto, ito ang mga sumusunod. Kung sino pa yung may issue sa mga sponsors, siya pa magsasabi na wala daw siyang tiwala sa ibang tao. Isa lang yan. Okay? Tingnan natin. Maraming mga post itong si Takeru Miyamoto dyan kay Biyahe ni Koy TV noon eh. O, hindi ko sinasabi ha. Natotoo yung sinasabi ni Takeru Miyamoto. O, isa pa lang yung nakikita ko. Yan. Sabi ni Takeru Miyamoto, December 6, 2022. Aw, aw. Thanks po sa invitation pero hindi kami pupunta. Dapat exclusive lang. Hindi maganda ang may cashier. Bigay nyo yan kay Koy. May mga issue ng content kay Biyahe ni Koy. Pagkakaalam ko lang ha. Ewan ko kung totoo yun. Ako, wag nyo akong sinusubukan. Kaya kong mabuhay mag-isa. Ha? Sanay akong mapag-isa. Hindi ko kailangan ng kahit sinong sikat na tao para lamang mabuhay. Tuloy pa tayo rito. Napin pa natin yung mga post nitong si Takeru Miyamoto. Maraming post noon eh. Hindi ko lang makita ngayon. Oh. Request ng ops na mag-content ang mga vloggers about sa binurang vlog ni PBBM sa YT. Bakit hindi nyo ipa-content kay Koy? Aso nyo yan, di ba? Ang biyahe ni Koy, ramdam mo na ba? Wala pa tayo sa exciting part. O eto, pati si Mami Peng nabanggit dito. Lahat na lang ng grupo sinalihan ni Koy at Peng. Nakakagulo kami ngayon, mga well-cultured at sophisticated kasi wala na sila. O, eto pa. Lap 3 ng grupo ay bonak. Ang inflation daw ay ibig sabihin ay poverty at tagutom. Bali pag deflation naman, tagyaman at tagbusog. Ganern. Tapos inflation rate daw. Mas matalino pa kayong members kaysa presidente. Next time, huwag mag-comment ng hindi mo alam. Nakakahiya. Emerald at Franz ng Ops. Ito ba vlogger na gusto nyo na magtanggol sa presidente? Taas ng standard nyo ah.
Ano pa ang mga sinabi dito? Napakarami na mga kung ano-anong binanggit dito ni Takeru Miyamoto. Kawawang koy, mas lalong dumadami yung mga tao kumukontak sa akin na galit sa kanya. Paano ba yan? Thanks sa more info. Oh. Buti pa ako, never nagkaroon ng issue tungkol sa pera. Kasi hindi po ako tumatanggap ng pera galing sa sus ko. Kahit na may good guy, yung mga pinamigay kong GCash, ticket ng MIM, saka t-shirt, galing po yon sa sweldo ko sa YouTube na hindi kalakihan. Si Rune Aoyi ba? Kaya ba niyan tumulong nang hindi tatanggap ng pera galing sa supporters niya? At pag hindi niya kasundo, aawayin niya. Kapal, di ba? Tumanggap ng pera tapos aawayin niya. Tatakutin pa niya ng demanda. Ngayon, napakarami pa niyan. Kaya tigilan niyo ako. Partikular ka, Lily Ragasa. Kung ikaw panatiko ka ni Biyahe ni Koy TV, wala akong pakialam. Binanggit ko lamang si Biyahe ni Koy TV kasi pinahintulutan niyang mangyari ang pang-aalipusta kay Mami Peng sa mismong page niya o channel niya. Ngayon, kung kayo ay loyalista, hahayaan niyo ba na ang isang loyalista lalait-laitin sa programa mo? Ako, hindi ko papayagan yan. Kahit si Daryl niya pa nagsasalita, pipigilan ko yan. Loyalista pinag-uusapan dito. Ako nga, PBBM supporter lang. Tapos lalait-laitin yung loyalista, sasabihin na magnanakaw, mangungupit, hahayaan mo sa iyong programa. O, kaya ako pinansin si Biyahe ni Koy TV, tapos patitigilin ako nitong si Lily Ragasa. Naknanteting ka. Sino-sino ba yung mga sinepla ko dito? Yung P. Alfaro, yung Joseph Picache, mga solid PBBM supporter yon. Pero sa lahat kasi ng ayoko, yung dinidiktahan ako. Wala akong pakialam sa inyo kung ano posisyon ninyo. Kung ano yung gusto kong sabihin dito na alam kong tama para sa akin, ipagsasabi ko yan. Huwag nyo akong pipigilan. Ngayon, balik tayo dito kay Daryl Yap. Ano sinasabi dito ni Daryl Yap? Basic yun. Kung ikaw ay isang mabuting ina na nagtuturo sa mga anak mo, diba? Ako ang point ko lang doon. Ako ba, pwede mo akong tawagin kahit ano, pero hindi ako madamot. So ibig sabihin, ang point ko kung bakit big deal sa akin yung nagkaubusan ng mga giveaways, kasi yung mga tao sa Viva na maliliit lang din na tao na sumasahod lang din ng minimum wage kada isang araw, na walan sila ng giveaway, hinahanapan sila ang nasisi. Yun lang yung point ko. Pero kung ipinagpaalam sa akin yun, hindi sana na perwisyo yung mga trabahador sa Viva. Okay. Na hindi naman ganun. Ngayon, ang tanong, si Mami Peng ang makakasagot niyan. Kung siya ba ay nagpaalam o hindi nagpaalam, si Mami Peng ang makakasagot niyan. Pero inuulit ko lamang, kung babalikan natin tong sinabi nitong si Daryl Yap, dapat huwag niya nang pag-usapan si Mami Peng dito kasi nobody para sa kanya eh. She's not matter, kumbaga, dito kay Daryl Yap. Ulitin natin. Heard mo ba yan sa nangupit ng ganyan? Yan. Eh kasi parang pakiramdam ko doon na lang nanggagaling lahat ng mga ano, yung mga bulong-bulungan ng mga aligas-igas. Diba? So, ngayon. Eh sila na lang naman yung mahilig sa aligas-igas, saka sa mga bulong na nakakagulo ba, na hindi man lang nakakatulong. Totoo. Diba? Kaya ako, I don't encourage you guys to mind them. Ako ha, I'm gonna be very honest. When people are sending me screenshots of Peng using my name or making a content about me, na yung mga ganon, yung meron pa kasi doon na, ba't kami nag-away ni Daryl? Ako ha, as far as I'm concerned, ako hindi ako nakipag-away sa kanya. Kasi, ako hindi ako nakipag-away sa kanya. Bakit? Para i-acknowledge ko siyang kaaway, dapat
para maging kaaway ko siya, dapat nagmamatter muna siya sa akin. Yo. So diba, ibig sabihin, diba? Alam na natin. Kayo, kung makikipag-away kayo sa tao, isipin nyo muna. Hindi nagmamatter si Mami Peng. Hindi niya inaaway si Mami Peng. Yet, eto siya, kasama ng mga vlogger sa pangunguna nitong si Biyahe ni Koy TV, inaalipusta nila ang pagkatao ni Mami Peng. Isang loyalista. Inuulit ko, hindi ba kayo nasasaktan kayong mga loyalista? Na ang kapwa nyo loyalista, inaalipusta ng isang DDS? Nakunang teteng na yan. Kung hindi kayo nasasaktan, tapusin na natin tong live streaming na to. Hanggang dito na lamang. Bye for now, mga tol. Ang aking pangarap.